Welcome na naman po sa ating programa Choose Up! At ito na naman po si Kay na inyong makakasama at si Yes, Kay. And I am Wendy, assistant ni Ate Kay. Balita ko mayroong vitamin K ngayon dito sa gagawin natin. Yes, eh. So ipakilala muna natin ang ating makakasama ngayong araw na to. Yes. Si Mr. Ginger, si Mr. Cucumber, si Mr. Watermelon at si Mr. Carrot. Ayan. Wendy, ano po itong mga gagawin natin ngayon? Para saan ba ito? Actually, marami siyang benefits. Marami itong benefits. But first benefit is it boosts our immune system. Itong lahat ng tumayaman sila sa vitamin C na kailangan ng katawan natin to fight colds and flu. Diba, Ate Kay? Yes. O, tama especially yan. Especially ngayon, ano? At especially ngayon na nagkakandaubusan ng vitamin C sa mga pharmacy, so maganda mag-resort tayo ng vitamin C sa mga natural products na. Yeah. So simulan na natin. Let's juice up! Ayan. So, habang nagpo-prepare si Miss Kay. Oh, explain mo, Wendy, ano nga ba yung mga vitamins na nakukuha natin sa mga ito? Speaking of the vitamins pala, una nabanggit ko na kanina yung vitamin C, which is good for our immune system. Also, actually, Ate Kay, alam mo, nag-research talaga ako dito kanina. Ginagawa namin to sa bahay. Mm-hmm. Pero hindi ako masyadong nagre-research. Pero yung nanay ko, parati akong sinasabihan ng mga kung ano-ano. And vitamin A, may vitamin A ito. This is good for eyesight. So, ate, ano nga yung meron sa carrot? Maliban sa vitamin A, it's beta-carotene. Yes, may beta-carotene ito. At meron din itong properties, vitamins and minerals na makakatulong, makapag-prevent na magkaroon kayo ng cancer cells or ma-activate yung cancer cells. Help us! Comment with us ano sa tingin ninyo yung mga health benefits na makukuha natin sa ginger, sa cucumber, sa watermelon, at sa carrots. Diba kasi, alam nyo, sabi nga ni Ate Kay kanina, mahirap nang bumili ngayon ng vitamin C. So nagkakaubusan in most places. But kahapon nanonood ako ng isang YouTube channel. There's this one man na nagta-travel siya ng napakatagal na panahon and then he came across the idea of permaculture. So ako bago pa lang rin ako nakapag-encounter ng idea ng permaculture, but it's likely more chai front yard gardening and backyard gardening mostly, Ate Kay. And ang ginagawa niya, challenge niya yung sarili niya for 100 days na hindi siya bibili ng kahit ano sa supermarket. So ang ginawa niya, syempre nagtanim siya ng mga marami, may papaya. Hindi to Pilipino at hindi rin siya nasa Pilipinas. Pero meron siyang mga tinanim na kamoteng kahoy, kamoteng baging. I don't know, paano niya in-outsource yung mga yun? But he challenged himself for 100 days. Hindi siya bibili ng kahit ano. Oo. Para sa food niya. So paano niya hindi niya niluluto 'yun? Niluluto niya. Niluluto niya. Pero nangingisda siya ng kanyang sarili. And so walang sodium, yes, walang ganun. Speaking of, nasa California itong tao na to. So hi Ma'am Gladys Villareses Lara from Hello, Hosanna po, Life. Gladys. Hosanna Life, ating church sa US. Galing California. So, so ituloy ko Ate Kay habang nahihirapan ka dyan. Kasi isa lang ang continue natin. So, yun nga po. Ang galing, di ba po, napakagaling ni Lord kasi lahat actually pre-provide niya. Sabi nga sa Genesis, I think, di ba, yung hinanda na ni Lord yung mga kakainin ng tao, yung mga tanim sa paligid na pwedeng kainin, di ba, Wendy? Yes, I agree with that, Ate Kay, kasi isa rin sa mga favorite verse na tinuro sa amin ni Coach Josh nung kami ay nasa CYP is yung 2 Peter 1:3. Lahat ng kakailanganin natin, binigay na ng Panginoon para tayo magtagumpay at mamuhay ng kaaya-aya. So, ituloy ko ng konti yung kwento ko nga kanina. Okay. Ano, for 100 days, yung kanyang sugar came from the honeybees. Yung honeybees niya, kinukuha niya doon sa mga inaayawan ng mga tao dahil nandoon nga sa kanilang mga bakuran. Uh-oh. So tapos yung kanyang salt, siya rin yung nag-harvest sa ocean. To cut a long story short, nagtagumpay siya na 100 days wala siyang biniling kahit ano. And sabi niya nga sa tanang buhay niya yun yung mga pinaka-healthiest days na nagkaroon siya. At ilan alam mo ba kung ilang taon na siya? Hindi. It's like 30 years old and 40 years old. Kasi yung una niyang advocacy is sa mga food waste, yung mga nasasayang na mga pagkain.
sa iba't ibang lugar. So sabi niya, why not? Kaya naman nating mag-regrow even wala kayong nabibiling mga hybrid na seeds. Ang kanyang mga seeds kinukuha niya din doon sa mga sarili niyang produce. So okay. Yan yung tinatry ko ngayon sa bahay. Ang maganda nga yun, Wendy, kasi para at least, kasi alam mo yung nung binili ko nga pala ito, medyo mahal ngayon kasi nga, oh, yeah. Nasa ECQ tayo, kaya so medyo sinamantala nila, oh, dapat may freeze price nga pala. So mas maganda talaga, meron kayong mga tanim sa bahay nyo. Kung meron naman po kayong maliit na hardin dyan sa inyo, baka pwede naman po yung mga sa maliliit na, kung hindi sila, kung wala kayong space sa inyong mga tahanan, at meron kayong mga plastic na maliliit, mga chichirya. Alam ba yung mga malalaking chichirya, yung kanilang plastic, pwedeng taniman yun. Yes. Again, itong mga ginujuice natin ngayon is especially helping our immune system and also our kidneys dahil sa kanyang dietary fiber at saka diuretic properties. Oo, kaya nakakamaganda to para panlinis ng inyong kidney. Lalo na ngayon, di ba, marami tayong natanggap na mga dilata, mga noodles para galing sa ating mga LGU. So maraming salamat naman po sa mga barangay captain na nag-effort talaga nun. Yun nga lang, syempre kailangan natin i-wash out yung mga sodium na nandun sa mga pagkain na yan. Kaya ito po yung magaganda para tanggalin yung mga toxic sa ating kidney, yung mga kidney stones natin, para i-wash out yun. Para paglabas natin ng quarantine, tayo ay healthy. Yes. Yes. Kaya, tama po. Oo. Yun. Salamat nga din pala. Ay, gusto ko pa rin palang batiin ngayon yung Kabisi family. Kung saan actually yung Kabisi family yun yung sa Al-Ain. UAE Al-Ain. Hindi ko na sila iisahin. Kasi sila po yung actually nagturo sa akin na mag-juicing nito. So nakatutok sila. Hello po ngayon. Good morning so, po. Mula sa Pilipinas. Good morning, yes. Good morning sa kanila. Morning din doon. Ba sa kanila ngayon natin? Yes. 8 o'clock na in the morning. Oh, wow. So importante rin nalaman ko, Wendy, no, na importante din pala yung ma-surround mo yung sarili mo with good friends if magtipag-fellowship ka. Like last time, yung binanggit ni Pastor yes. Ancho. That's one of his points nung Sunday. Ano nga yung point na yun? Second point na pinadala mo yun sa ating network? It's a second point. Mm-hmm. Pero tawag dito, sabi ni Pastor, kailangan isurround natin yung mga sarili natin ng mga tao na nag-worship din sa Panginoon at may takot kay God. Because when you surround yourself with those people, alam niyo yung principle ng uling, di ba? Pag nakahiwalay ka lang, mabilis kang mamatay yung pananampalataya mo. But when you surround yourself with the right people that boosts your faith, yes, mabuboost ka din. Oo, at when you surround people with those that boost their immune system, mabuboost ka din. Diba, Ate Kay? Yeah, maraming salamat sa aking Kabisi family na nagturo sa akin kung ano yung mga benefits ng juicing. Yes. At kayo, then since dito rin po pala sa Moving Life Forward, since alam namin ngayon na hindi nyo masyado makakasama yung mga tao, yung spiritual family nyo, hindi tayo makagather. Kaya po yung sinusulong namin ngayon is to help you, hindi lang po para sa health, katulad ng sumbagahan, etong juice up or quarantines, para palakasin ang inyong katawan. Meron din po tayong Devo share ni Coach Joshua para palakasin ang inyong spiritual na buhay. Gayon din po ang Real Talk ni Miss Heather Tejada Orias at ang tambahayan na para maging maayos yung mentality natin. So holistic ang approach natin dito sa hindi lang physical ano te. Moving Life Forward powered by Life OTG. Ayun. So lagi po kayo mag-stay in, plug in, and tune in sa amin. Kahit 1 minute lang po. At kayo po ay nanonood nito ng replay. Sila, mag-comment pa rin po kayo kasi i-recognize po namin kayo sa next segment namin. Naku, Ate Kay, mukhang na-excite na yung mga kasama natin dito sa studio. Parang inaabangan na nila. Dinamihan mo ba ng luya to? Medyo hindi naman masyado kasi alam ko baka yung iba hindi kakayanin. Tsaka po kasi salamat sa mga tao na andito ngayon, tumutulong sa amin kasi mga frontliner din actually tayo. So kaya kailangan palakasin natin yung kanilang immune system para mayroon sila, hindi sila kaagad madapuan ng virus. Yeah. So, Ate Kay, kung meron po kayong, kung gusto nyo po matikman itong mga juices na ito at kung wala talaga kayong juicer, we can actually make one for you. Kung gusto nyo po, gusto naming malaman yung inyong inputs para sa mga nanonood, whether live or replay nyo po pinapanood ito, nais po namin malaman. If you are interested, willing po kami na kayo ay pagsilbihan through Juice Up. So, mamaya we will take a look at the comments. Yeah, kung gusto nyo pong mag-order. Dahil may vitamin K. At ayan, ito na po ang finished product.
Ito na, abangan! Tikman muna natin. Siyempre, gagamit tayo ng straw ulit. At natutunan natin last time, di ba? Kasi ang enzyme ay sensitive sa temperature at sa pH ng ating katawan. Napakarami talaga natutunan. Speaking of vitamin K, bago tuluyang tikman ni Ate K yan, vitamin K is for strong bones and teeth. So, hindi lang yan pang bata. But for us all, lalo na kapag syempre pag medyo nag-age ka na, yung bone natin ay medyo humihina na siya. Yes. So mas maganda po mag-take kayo ng as much as possible vitamin K at calcium. At ito rin po pala ang tumutulong sa ang vitamin K ang tumutulong sa pag-absorb ng calcium. So kung hindi kayo wala kayong masyadong enough na vitamin K, hindi masyado ma-absorb ang calcium ng inyong katawan. Yes. So ayan, tikman na natin. Tikman na natin. Anak, nalasahan mo yung ano, ginger. Sarap. Ang sarap ng ginger, gumuguhit. Yes! Tingnan natin, i-vlog natin siguro yung mga itsura nila mamaya pag umiinom. Again, why are we doing the juice up is because we want to support your health also. Kahit na naka-quarantine lang tayo, hindi tayo kailangang malimitahan in taking something na pwedeng makapag-boost ng immune system natin. Because... what you intake, you don't actually need the synthetic medicine as much because pwede mong kainin, your food will be your medicine. Yes, ginawa na pong available ng ating Panginoon ang lahat ng ating kakailanganin. Yes. Ayun, kaya salamat po ulit. Sa susunod po, bye-bye!